Sangayon po kami, lalo na po ako, I also have a separate comment. Pero yung comment po ng Comelec dyan, hindi lang po limited dapat sa elderly. Kasi yung house bill nila para lang sa elderly. Dapat pwede rin sa PWD, pwede rin sa pregnant women, pwede rin sa indigenous people. Kasi di ba mahirap malayo ng mga lugar nila. Ako nga kung ready yung software at saka infrastructure ng PhilPost, kung if they can guarantee an efficient and walang fraud, gusto ko nga available ito ano eh, major ano provinces, yung maybe top 10 muna na pinakamalaking voting population. Because eventually, dapat nationwide like America, di ba? Tingnan nyo, ang turnout nila is around 70%. Mm-hmm. And that's a very huge federal country. So, okay, there's slight male delay. Voting. Yes, pero aside from male voting, ang suggestion ko nga is to amend the local absentee voting law. Kasi right now, limited lang siya sa media, police, AFP, teachers who are on duty. To propose to Congress, I hope a congresswoman or a Senator Amy Marcos picks this up, to amend that law because it's easier to amend it rather than pass a new law. And make it available to everybody who wants to apply for local absentee. But you cannot vote for local positions, national positions only. So, maganda, like if you're working in a call center, you cannot go out of your office. If you're a judge, di ba? You're a fiscal, you're a forest ranger. Sa akin, mag-expand na lang tayo ng local absentee voting law aside from mail-in ballots. Kaya po natin yung local absentee kasi ginawa na natin yan eh. 2016, I was the commissioner in charge. Our turnout was a little bit higher than previous. So overseas voting naman, ginagawa naman natin yung mailing the ballots. Nagagawa naman natin, last election, malaki naman, mataas naman yung increase ng turnout sa overseas voting. So in terms of experience, kaya ng Comelec yan. Ang tanong ko lang dyan sa mail voting, kaya ba ng PhilPost? Kunyari, magpadala kami all the way to, Juan, all the way to, we send our ballots all the way to, what do you call this, Apari. Kaya ba nila in 5 days na mapadala namin? But, you know, we are not limited to, sila kasi they distribute, di ba? They will then distribute it. They should have their own system of delivery, di ba? Tsaka may CCTV yan. So, huwag po kayong mag-alala. Kaya po yan ng Comelec. Ang tanong po namin sa Kongreso, bigyan niyo po kami ng budget. Para po yung lahat ng inyong mga anxiety niyo, no? Mga tanong niyo, masagot po namin. Pero yun pong budget ay kailangan. Kunyari, sa mail ballots. Kailangan po namin ahead of time may budget kasi bibili pa kami ng mga envelope. Okay. Tsaka bibili pa kami ng siyempre, ibabarcode namin. Tsaka na tayo magbayaran, PhilPost. I-stamp nyo na lang lahat dyan. You know, payable after or basta may bayad, siyempre. Nakakaya naman yan. Siyempre, may bayad. What I mean is, huwag nyo na kaming i-require ng stamps. Aba, dilapan ko pa ang stamp, ibutang ko pa sa envelope. Hindi na yan tama, di ba? Mga lumang paraan. Bawal na yun. Wala na yan. Under COVID-19, bawal na yun. COVID na. Mag-barcode na lang kami. May barcode machine kayo dyan. O charge you sa amin yan, di ba?